Sa kauna-unang pagkakataon, ang isa sa mga haligi ng CPP, NPA, NDF noong panahon ng martial law. Pakinggan at palakpakan po natin sila. Kasamang darin, bago magsalita si Peter. Apo, sir. Nakita ko siya sa National Museum na rin. Nasa Presidential Security Unit na ako na rin. Ah, okay po. Nagtatanda mo kami. Initsa mo yung kabaho kay sir eh. Diba? Mabuti, hindi kita nasakote. Ako po si General Tom Lanjon, ang Partido Federal ng Pilipinas, National Security, National Secretary General ng mahal nating Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos. Maswerte ka, Peter, at magkasama tayo ngayon. Gusto ko lang nalaman sa inyo. Hindi ba si Danny Cordero ay taga-Caloocan? Apa. Ngayon, hindi ba siya ang naghahagis ng granada na sa Liberal Party meeting para sa Miranda? Apa, siya na. Ngayon, pagkatapos nun, namundok siya, di ba? Apo. Pinadala siya sa Isabela. Nasa Isabela. Siya ang inutosan ninyo na kukuha ng mga baril, rockets, bala, at war materials sa LB Karagatan. Pagbukas namin ng libro, pag narinig po namin ang salitang martial law, masama po ang ibig sabihin nun sa amin. Ako po ay nagsasalita bilang isang estudyante. Ako po ay history quizzer pa, nanonood siguro yung aking elementary at high school teachers. No po? Ma'am, sir, kaharap ko na po yung mga pinag-uusapan natin sa libro natin. Nandito po si Senator Gringo, JBE, and Senator Quintana. At wag po natin kalimutan, dumayas na po ang lahat ng bobo dahil nandito si Attorney Larry Gadon sa amin. Ngayon po, naririnig natin lagi na kaya diniklara ang martial law. Sabi ng gobyerno noon ay dahil merong kaguluhan. Dahil merong nag-aasik ng karahasan. Ang sabi naman ng iba, kaya daw po ito pinatupad ay upang humaba ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos. Kasi po ang naririnig lang natin ay ang mga kritiko na ang basihan ay politika. Subalit ngayon po, pagkasabi po ni Senator Quintatat na dapat proteksyon na ng bansa, ni JPE, sabi niya po, yan ay isang legal na bang para pangalagaan din ng mamamayan. Ganon din ni Senator Gringo Honasan, isang mabilis na pagtatanggol sa buhay, kalayaan at ari-arian. Sinabi po nilang lahat na merong problema, may threat. Meron pong gumugulo sa gobyerno at pamahalaan noon. Kung sila lang po ang magsasalita, baka meron pang hindi maniwala. Tama po ba? Pero kung isa po sa mga nandoon noon, kasabi ng CPP, NPA, NDF, ang magsasalita sa inyong harapan, ang isa daw sa nag-aagis ng kabaong noong pangalawang inauguration ni President Ferdinand Marcos sa Senate Building noon na ngayon ay National Museum, at isa rin sa saksi sa kung ano talaga ang nangyari sa Plaza Miranda, ang magkukwento sa inyo kung bakit nagkaroon ng martial law, sa palagay ko, pakinggan natin lahat. Tama po ba? Sa kauna-una ang pagkakataon, lumalabas po siya sa mga interview, nakangitim ang mukha, may takip na tela. Pero dahil po kay Senator Aini Marcos, kaharap si JPE, Senator Gringo, Senator Quintana at Senator JPE, kasama ng mga general na naging mga mahalagang tauhan sa martial law noon, kasama si Ka Eric, kaharap po sa atin sa kauna-una ang pagkakataon, ang isa sa mga haligi ng CPP, NPA, NDF noong panahon ng martial law. Pakinggan at palakpakan po natin si Ka. Kasamang darin, bago magsalita si Peter. Apo, sir. Nakita ko siya sa National Museum na rin. Nasa Presidential Security Unit na ako na rin.
Ah, okay po. Nagtatanggal mo kami. Iritsa mo yung kabango kay Sir eh. Mabuti, hindi kita nasakot eh. Ako po si General Tom Lanjon, ang Partido Federal ng Pilipinas, National Security, National Secretary General ng mahal nating Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos. Maswerte ka, Peter, at magkasama tayo ngayon. Okay po. Okay. Ka-Peter, maaari niyo po bang patutuhanin yung sinasabi na meron pong gulo at nakaabang nakaraasan sa ating mamamayan kung bakit diniklara ang martial law? Meron po kayong mikropono sa inyong tabi. Okay na, okay na. Magandang hapon po sa inyong lahat. Senator Ayong Marcos, Minister Juan Ponce Enrile. Hindi ako makakalimutan yan dahil yan ang pumirma ng aking release. Kasi paglaya namin noon, ang kategorya namin mga TRD kami, Temporary Release Detainee. At ang pumipirma noon ay yung Minister of National Defense. At noong panahon na yun, yung mother ko happened to have a very good friend in the person of Justice Federico Moreno. Remember? Si Eric Moreno. At kung nag-uusap sila ay Kastila, and then sinamahan ni Justice Moreno ang mother ko kay Minister Juan Ponce Enrile. At ang sabi ni Minister Enrile sa mother ko, pag pinalaya ko yan si Peter, 100% babalik mag-NPA uli yan. At yaman na lang munang nakakulong, andyan yung anak mo buhay. Kasi kapag pinalaya natin yan, sabi niya 8 to 9 sa mga 10 pinalalaya, tumabalik. So, at any rate, moving forward, to cut the long story short, naawa din yung si Minister Enrile noon sa nanay ko at ako'y nabigyan ng temporary release. Okay, quickly, gusto kong balikan yung magbigay ng opinion tungkol na sa pinag-usapan yung martial law. Ito po ay hindi legal opinion because first of all, hindi naman ako lawyer. Siguro po ang masasabi ko ay yung naging perception ng masang Pilipino nung diniklara ang martial law. Kasi kami po, yung mga kabataan, katulad din ng mga kabataan ngayon, mayabang kami. Parang sapong-sapo na namin ang nangyayari. Parang kami na yung pinakamatalino. So, ang ikinakalat namin nun ay kaya nag-martial law, hindi naman pinag-uusapan kung ano ang dahilan bakit nag-martial law ang presidente. No? Kaya nag-martial law, simple lang yan. Ayaw umalis sa puder ni Marcos. No? Perpetuation to power lang yan. No? Ganyan lamang ang yung tinatawag na yung propaganda line. No? So, hindi ho pinag-uusapan din yung mga usaping legal. No? We don't bother to talk about it. Importante ay nagbebenta ka ng kasinungalingan sa masa. Yan o yung that's how we were trained. No? Nakatulad din ng mga anak ninyo ngayon. Yung mga nanditong mga magulang, yung kanilang slogan na hands off our children. So, ano ho yan eh? Sabi ko nga kay Direk, nang muna kami magkaharap. Tapos Direk, yung MIM, yung Made in Malacanang Mona, yan yung last 72 hours lamang, yan yung kwento lamang ng mga kasambahay ng mga Marcos sa Malacanang yung last 3 days. Parang nagchichismisan lang sila.
na inoobserbahan nila yung galaw ng presidente kasi madalas nakikwentuhan sila sa kusina, no? So, yun ang account nila. Sabi ko, itong pag-uusapan natin, sabi ko, hindi 72 hours, hindi 1 month, hindi 1 year, sabi ko. Ang pag-uusapan natin ay kung paano inumpisahan, tinrabaho, binala na ibagsak si Ferdinand Marcos simula pa nung kanyang pagkaka-elect noong 1965. At yung unang pagtatangka na gibahin siya ay naganap noong 1968 sa isang privileged speech ni Ninoy Aquino na kung saan nagbenta siya ng kauna-unahang kasinungalingan na nagkaroon nung tinatawag na yung Chavita Massacre, no? Na allegedly merong isang Muslim, no? Na pangalan ay si Hairula na kwento lumangoy daw, no, mula sa Bataan hanggang doon sa Pampang ng Cavite na nasakit ng mga LP sa Cavite, no, sa pamumuno nila Montano, no, ng mga Montano, no, mga LP stalwarts, no. So ang kwento at yan ay naka-record yan, na allegedly 68 trainees, no, ang pinatay, ang minasaker. Pinatay nila Major Martelino dahil nadiskubrehan itong mga trainee na to na ang kanilang misyon ay lulusob sila sa Saba para bawiin yung property na yun na sa atin. No? At gumawa ng kwento na mismo ang utos ay nanggagaling sa presidente. But ngayon, right this moment, right this very moment as I speak, yung buong 68 na yun. 68? Anong sinasabi? Ilan daw ang pinatay? Tinatanong ni Manong Johnny. Ang pinabalita ninyo, ilan ang patay? Ito pa yung ayon sa privilege speech mismo ni Senator Ninoy. Na for the record, 68 na Project Merdeka. The Project Merdeka was a legitimate project of the government. I will not tell you what it is. See, Captain Eddie Martelino, member na army, at head ng project na ito. Ang asawa niya, taga Sulu, one of the islands of Sulu, a noted island where the women and youthful women who are descendants of the Arabs who came to the Philippines to bring to us the Muslim faith. But that's beside the point. He recruited young men from that island and neighboring islands on a voluntary basis to train and be a part of Project Merdeka. They were brought after they assembled in Sulu, Archipelago. They were brought voluntarily to Corregidor. And during that period of training, and they were training extensively in Corregidor, some of those volunteers opted to withdraw. They changed their mind. But they were already on training and well beyond the period for training. They knew the objective. Naturally, the military did not want them to leave. And so they tried to escape, and there was a firefight. Some of them died. Now, there was no massacre. There was an intentional effort to eliminate them. They fought
the people who were there, there were 300 of them. I think about 10 or 12 wanted to get out. They fought their way. They have to, the others will have to fight back. Now, this is Aruna. And this was the lie that was propagated by Rappler. Was supposed to have to escape. And maybe he escaped because he was found by fishermen at the middle of Manila Bay near Corregidor. He claimed that he escaped at about before dawn, and he saw, because it was dark according to him, and he saw helicopters in the area, and some of his companions. He was supposed to be the water, right? His companions were tied up. He ginapos sa puno ng mga kahoy at pinagbabaril. Yun ang istorya na binigay niya Rula kay Justiniano Montano at kay Ninoy. At pinaputok nila. At ginamit nila massacre. Pero walang massacre. Na court martial lahat yung mga dinanggit nila na nasangkot sa massacre, pagpamassacre. Panahon ito na wala pang martial nito, ha? 1967 ito eh. No, 1967, I think it was. I don't remember the date. Ngayon, lahat yung nasangkot yun, they were court-martial by in an impartial military court. If you want, I have a record of that, those proceedings. I preserve them. Thank you, Aka. Thank you. I have the record. Grabe, alam pa ni Project Pateka, I have the record of the trial of Ninoy Aquino. Leto. Sir, ano pang pinagagawa ninyo? Kompleto. Yun ang so yun po ang una, no? 1968, nagkaroon ng deklarasyon na may minasakar daw po ang gobyerno. Yeah, yes. And yun na nga, as further explained by the good Chief Presidential Legal Counsel, Enrile, detalyado yun. And today, walang ano eh. Kung nagkaroon ng massacre, walang complainant kahit isa. May mga asawa yan, may mga anak yan. Yung iba dyan, may boyfriend, girlfriend, may mga kapitbahay yan. Uncle, wala po. And then, pagkatapos nun, si Ninoy Aquino ay bumalik siya, nag-privilege speech uli siya, at inamin niya na habang nagsasalita siya, wala siyang ebidensya, walang biktima. Pero, the damage has been done. At pinag-uusapan na, ang nabigyan diin doon ay yung massacre, na si President Marcos ay merong yung may ganong tendency na maging mailete, na masamang tao, no? Nangyari ho yun. Take note, 1965, Nile, at 1968, sinimula ng tirahin, no? Sinimula ng tirahin. At again, for the record, ito nabasa ko sa libro ni Ambassador Bumitiklao, no? Yung debunk, ano? Magaling yung kanyang research, no? Sapagkat yung nangyari na yon, yung Merdeka na yon, gumawa ng maingay doon ay yung media ng pamilya Lopez, no? ABS-CBN na noon. At ang nag-echo doon sa hari ng mga estudyante ay si Joma Sison mismo,
nanonood na nagtuturo na sa UP ng political science kasama si Nur Miswari. No? As well as Nur Miswari. At kaya yun ang ginawang dahilan ni Nur Miswari kaya sa sumikat. I think doon yata nila tinayo yung ano yung Muslim Independence Movement ano. O yung MIM ano. Si Nur Miswari noon, eh si Nur Miswari kilala ko yun, nakasama ko sa same house yan. Marxist yan eh. Kaya kami natatawa na siya biglang naging what I call it, naging iman, naging religious leader ng Muslim. I doubt if kung siya man ay naniniwala sa religion kay Allah. Bakit? Capitals. Nur Miswari is a Marxist. Yes, sir? Capitals. Apo? Gusto ko lang maalaman sa iyo. Hindi ba si Danny Cordero ay taga-Caloocan? Apa, apa? Ngayon, hindi ba siya ang naghagis ng granada na sa Liberal Party meeting para sa Miranda? Apa, apa, siya na. Ngayon, pagkatapos nun, nakundok siya, hindi ba? Apo, apo. Pinadala siya sa Isabela. Oh. Nasa Isabela. Siya ang inutosan ninyo na kukuha ng mga baril, rockets, bala, at war materials sa MB Karagatan, di ba? Apo, may konti lang pong... Siya ang head nung tropa ninyo na sumalubong sa MB Karagatan. Kasama niya si Victor Corpus, di ba? Dapat bahagi po siya. Hindi po naman siya... If I may... provide additional information, ano? Si Danny Cordero, yes, it's true na siya po yung binigyan ng task ni Joma mismo para maging siya ng Granada. At pagkatapos nun, nung hindi niya nasalba yung karga ng MB Karagatan at nabuhan ni Lieutenant Arsenio Santos, Bobby Santos, na-capture niya, you tried the Communist Party, Ivar V. tried Danny Cordero, di ba? Apo, apo. Nagkaroon ng military tribunal. Doon sa trial na by your military commission, ay bakit ninyo naman ang sentensyahan na patayin ayon sa tipiko na alagaan yung mga baril. Eh ako naman, malaki ang servisyo ko sa partido at ako ang nagtapon ng Granada doon sa Plaza Miranda. Di ba? Apo, apo. Pero sa media, tinis, di ba? At ako ang naging biktima. At sinabi nila si Enrile, ang promotor ng Plaza Miranda. Ikaw na po nagtapon yata, JBE ng Granada. Kaya noong eleksyon ng 1971, nagkumandidato ako na senador. Nabasura ako dahil sa Plaza Miranda na gawa ng Communist Party of the Philippines ni Joma at yung kaibigan niya.